Annyeong ay mga kamommies at mga anak, it's me again, your Mommy Chunky, at welcome back sa ating channel na Mommy Thoughts. Ayan mga kamommies, siguro naman po aware kayo sa kumakalat sa FB tungkol sa an open letter to DepEd na kung saan isang magulang at isa na ring guro ang naglabas ng kanyang saloobin at opinyon dahil sa paglabas ng DepEd Order No. 7 Series of 2020 o yung School Calendar and Activities for School Year 2020 to 2021. So dito inihayag at inalatag na ng DepEd yung kanilang plano at mga magiging protocol. Kabilang na po dito yung nakatakdang balik eskwela sa August 24, 2020. So ang tanong mga mami, handa na po ba tayo? Handa na po ba tayong papasukin ng ating mga anak? Gayong alam naman natin na wala pang konkretong solusyon laban sa COVID-19. O sa madaling salita meron na po bang vaccine o bakuna? So ito po yung isa sa mga pahayag ni DepEd Secretary Briones. If you teach anxiety, if you teach fear, if you teach insecurity and you are so fearful that you cannot move anymore, let's just wait for this thing to blow over. But we don't know when this thing will blow over. So in the meantime, you cannot have 9 months of idle children being restrained in their homes, making them stay at home and having no classes, no learning at all because we are afraid. We have to work around that fear. So para sa atin pong mga magulang, ano po ba ang mas importante sa ngayon? Ang magkaroon ng takot para sa kalusugan at buhay ng ating mga anak at mga mahal sa buhay o ang edukasyon? Isa sa mga inihatag ng DepEd ay magre-require pa rin daw ng thermal scanning, social distancing, at ang isa dito bawat isang classroom ay magkakaroon lamang ng 15 to 20 estudyante. So paano po yan? Paano yung ibang estudyante? Alam po natin na libo-libo po ang nag-aaral, lalo na po sa mga pampublikong paaralan. So isa pa po sa mga plano nila ay yung distance learning at kasama na rin po siguro dito yung online classes. So maging ang DepEd po ay aminado na hindi po sila handa para po sa distance learning. So alam naman po natin lahat na hindi po lahat ay may online access. Hindi po lahat ay may kakayahan mag-provide po ng sarili nilang internet. Lalong-lalo na po yung mga gadgets, di po ba? Hindi po lahat may mga high-end na cellphone, iPad, laptop, o yung mismong desktop po. Paano na rin po yung mga nakatira po sa liblib na lugar? Di ba po mga kamami? At para po sa akin, no, hindi po talaga uubra ang distance learning na yan. Lalo na po, ako po ay may isang anak na nag-aaral ng medisina sa isang university malayo po dito sa aming lugar. So, siya po ay magdodoktor. So, sa tingin niyo po ba, uubra o sapat na po ba yung mga manuals na ipapadala online? Exam na ipapadala online? Di ba hindi po? Kailangan po nila ng hands-on. So, paano po yun? So, ayan po ay iilan lamang sa mga plano ng Department of Education. At sa tingin ko po ay hindi pa to konkreto. Tignan nyo, pagdating ng pasukan, ito po ay magiging experimental po lamang, di ba po? Pero alalahanin nyo po sana na anak po namin at mga mahal sa buhay namin ang pinag-uusapan dito. Huwag nyo naman po sanang pag-eksperimentuhan. Ang sa amin lang po, sana mas inuna nyo o bago kayo nagplano, mas inuna nyo yung hinaharap. Magkaroon po muna sana ng bakuna o talagang gabot laban sa COVID-19. So sana naman po, bago nyo i-push yung plano nyo, isaalang-alang din nyo po at isipin yung kapakanan ng aming mga anak, mga mahal sa buhay, at syempre pati rin po ng mga teacher o guro. Kasi hindi nyo naman po sagot ang hospital bills kung sakasakali, di ba? At hindi rin po namin kakayanin na makita ang anak namin kung huwag naman po itulot ng Panginoon. Hindi po namin kakayanin na mapahamak ang aming mga anak. Pero sa bagay po, meron pa po kayong 3 buwan.
At sana nga po, sa loob ng 3 buwan na yun, ay magkaroon na po ng bakuna laban sa COVID-19. So ayan mga kamamis, alam ko marami sa inyo ang sasangayon sa akin dahil mga magulang din kayo. At syempre, ang unang iisipin nyo is yung kapakanan at kaligtasan ng ating mga anak. Buhay na ang pinag-uusapan natin dito, di ba po? Hindi na po siguro importante sa atin kung mapahinto man sila ng isa o ilang taon. O wag naman po sana, pero mas importante sa ngayon na sama-sama po tayong buo. At syempre, sa hirap ng buhay ngayon, lalo na yung COVID na yan. Ako, ay, hindi ko na po alam. At ayan mga mami, bago po tayo matapos, iiwan ko po kayo ng isang salita na galing kay Teacher Chris, na siya ang nagsulat ng an open letter to DepEd. Nainis akong isipin na puro talino, puro cognitive at puro suntok sa buwan ang mga plano. Wala akong makitang wisdom mula sa kanila. Pro-life sana, pro-safety. Ayan mga kamamis, hanggang sa muli po, bye-bye!